Purihin po ang Panginoon. Whether like it or not, God is good, God is great, God is faithful. Amen ho ba? Ang kininho natin, napakarami natin ngayong hapong ito. Yan pong mga upuan na yan, mapupuno yan. Kung ano hong bibigkasin ng ating mga labi, magkakatotoo. Amen. Hallelujah. Ano hong mayroon ngayon? Happy Pastor Appreciation po sa lahat ng mga pastor ng ating mga iglesia. Ibinabati ko po kayo sa oras na ito. Yan. Magandang-magandang hapon sa ating lahat. Isa hong mapagpalang biyaya na ako po'y muling nakatayo sa inyong harapan. Salamat sa Holy Spirit na ating pong kasama ngayong hapong ito. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa ating mensahe ngayong hapong ito. Tayo nga po'y manalangin muna bago tayo dumako. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at pinasalamatan, Ama. Tunay nga pong napakabuti mong Diyos, hindi mo kami pinagkulang sa aming mga buhay, kalakasan, araw-araw. Sa kabila ng lahat, Panginoon, tinutugon mo ang aming mga panalangin. At sa oras na ito, Ama, kami po ay samahan mo sa aming pong gawain ngayong hapon. Ikaw po ang magbasbas sa amin. Panginoong Hesus, tulungan niyo po ang iyong lingkod, ma-deliver ng maganda at maayos ang iyong mga salita na bawat pong nakikinig ngayon sa online, Panginoon, katagpuin mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ibaba mo kami at kayo ang maitaas. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, anuman ang aming nasabi, na salita o Diyos, Lord, hugasan mo kami na imbanal na dugo. Salamat po at palibutan mo kami na mga anghel na mandirigma upang sa ganun, Panginoon, walang sino mang gagambala sa gawain ngayong hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapong po sa ating lahat. Punya po tayong makaupo. Hallelujah. Ang aking pong dadalhing mensahe ay pinamagatan ko pong itong tinawag ka at pinili ng Diyos upang gamitin. Itaas nga po yung mga tinawag ng Panginoon. Itaas po yung mga kamay. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Tunay nga po na tayo po itinawag ng Panginoon. Amen ho ba? Dahil ang tumawag po sa atin hindi tao, kundi isang Diyos na makapangyarihang Diyos na siyang may likha ng langit at lupa at siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya po dapat ipagmapuri natin ang Panginoon sa ating buhay sapagkat ang ating buhay po ay iningatan ng Diyos mula po noong 2020 hanggang ngayon. Nandiyan po siya, nakasubaybay sa atin. Kaya dapat pag sinabi, o sino magpatutuo, dapat mayroon tayong daladalang buhay na patutuo. Sapagkat ang ating Diyos po ay buhay na buhay. Amen ho ba? Salamat kay Nanay Iba. I miss you, Nanay Iba. Tagal ko na hong dinakikita yan. Ngayon ho siya lumitaw. Bawal ho kasi lumabas yung mga senior citizens. Salamat po Diyos sa dahil nandito ka ulit sa amin. Yan. Ngayon po ang ating pong pamagat, tinawag ka at pinili ng Diyos upang gamitin. Dito po sa Jeremiah, ang pagkatawag kay Jeremiah. Sino hong nakakilala sa kay Jeremiah? Sa book at Jeremiah po, na matindi po yung mga pagsubok ng Book of Jeremiah, siya po isang propita. Di po ba? Siya isang propita na ginamit ho ng Diyos. Isang lalaki si Jeremiah, isang lalaking may malambot na kalooban at nabis nagmahal sa kanyang mga kababayan. Kaya dadako tayo doon sa mensaheng ito. Basahin ho natin ang Jeremiah 4:1-10. 1-3. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang, ipo. Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling magsalita, bata pa po ako. Basta po na ho tayo dyan. Nakita niyo po si Jeremiah po, isang itong matapang
na propeta. Pero nagsalita po siya nung siya'y tawagin ng Panginoon at sinabi ng Diyos, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipineglihi, ay ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Isa po itong propeta si Jeremiah, tinawag ng Panginoon. Ang sagot ko naman, sabi ni Jeremiah, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na magtagapagsalita, bata pa po ako. Siya po isang propeta. Pag sinabing propeta, siya po talagang nandudoon ho siya sa talagang handang sumunod sa Panginoon. Pero nagreklamo po siya na hindi siya marunong magsalita. Para pong si Moises, nung tawagin po ng Panginoon, ganun din po ang sinabi. Ganun din po sa buhay natin, mga kapatid, na minsan dumarating din sa atin na tayo po ay nagkakaroon po ng pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil bilang isang tao, katulad natin si Jeremiah, na tao din siya, nagreklamo siya sa Panginoon. Pero mayroon pong pangako ang Diyos na matibay para sa kanya. Sabi niya, 7, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Number 8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Napakaganda ho ng ibinato na salita ng Panginoong Yahweh kay Jeremiah. Kaya po si Jeremiah na buhayan po ng kalooban sapagkat siya'y po'y kinausap mismo ng Diyos. At minsan po dumarating din sa atin na tayo po'y kinakausap ng Holy Spirit sa ating mga buhay upang utusan, isugo doon sa mga tao na kailangan ang mabuting balita ng kaligtasan. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. To God be the glory. Dito po sa 9, duskrang 8, diretso. Pagkatapos inunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ang Panginoong Yahweh po, bago po si Jeremiah pumunta doon sa mga lugar, ay pinagsabihan po siya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, ibibigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ganon din po sa atin, mga kapatid, bilang tao, bilang anak ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po ay sinamahan, sabi ng Panginoong Hesus, ako'y uuwi na sa aking Ama at iiwang ko na sa inyo ang aking Espiritu upang kayo'y samahan. Sapagkat ang Espiritu ho ng Diyos, siya po ay prinsipe ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon. Siya po ang tagapagturo sa atin na kung dumarating po tayo sa pangangailangan, nandiyan po ang Holy Spirit para gumabay, pumatnubay at magbigay ng buhay sa atin upang sa ganun tayo po ay mayroong kapanatagan. Kaya salamat sa Diyos na ito pong 2020 nagdaan tayo, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Bagamat ako po mayroon pong bayaw na umuwi sa Panginoon, panahon ho na uuwi na talaga ang isang tao. Hindi naman lahat na nagkasakit ay umuwi sa Panginoon. Mayroon pong nakasurvive at binigyan ng pag-asa ng Diyos at marami pong gumaling sa COVID-19 virus. Dahil ang COVID-19 virus ho, nandyan sa kapangyarihan ng paan ng Diyos. At wala hong nating sabi nga, walang imposible sa Diyos. Pag tayo po ay nagtiwala at nanampalataya, sabi ng Panginoon, lumapit ka lang anak sa akin at magtiwala ka. Handa kitang pakinggan kung ano ang sasabihin mo. Amen ho ba? Purihin po ang Panginoon. Kaya po pag mayroon tayong salita ng Diyos na narinig katulad ni Jeremiah, si Jeremiah ay sumunod sa Panginoon. Ang daming pagsubok nangyari kay Jeremiah sa kanyang mga kababayan. Subalit ginamit ng Diyos si Jeremiah dahil nakita ng Panginoon ang kanyang puso na malambot. Ganun ho ang Panginoon sa atin. Kaya po ang pinamagatan ko pong tinawag ka at pinili ng Diyos upang gamitin. Tayo hong lahat pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos para gamitin. Gamitin sa ating pamilya, gamitin sa ating mga anak, gamitin sa ating kaibigan, gamitin sa loob na iglesia. Yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin
dapat lagi ho nating itong pangahawakan ang kanyang mga pangako. Na kung tayo ay nagkakaroon ng makaramdaman, ang isang tao dapat po lumapit siya kay Kristo sapagkat ang Diyos ay dakilang manggagamot. Tinawag ka ng Panginoon hindi para ibagsak at pahirapan. Tinawag ka ng Diyos para kaiangat, pagpalain at pagyamanin. Amen po ba? Ang mundo ho, sabi nila, pahirap ng pahirap. Pero ang nasa Panginoon po, paganda ng paganda ang buhay, payaman ng payaman, palakas ng palakas, pabata ng pagata, at higit sa lahat, paganda ng paganda. Amen ho ba? Purihin po ang bago, sige, palapakan ho natin ang Panginoon. To God be the glory. Kailangan ho mabuhay ang ating pananampalataya. Huwag ho tayo nakatingin doon sa kawalan, sapagkat ang ating Diyos na Ama sa langit ay punong-puno ng mga bagay na ating pangailangan. Sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mayroon bang mahirap sa Diyos? Walang-wala. Sister Franz, ang sinabi walang-wala. Malakas ang kanya kasi totoo. Walang mahirap sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay isang hukom, isang dakilang manggagamot. Siya ay doktor na mga anak ng Diyos. At kailanman hindi siya nagkulang. Purihin po ang Panginoon. Sa biyaya ho ng Diyos, ako'y nakakatayo sa inyong harapan. Kung wala ang Holy Spirit, hindi ko kayang tumayo sa ganitong sitwasyon na ating pamumuhay. Kasi po, ang tao mayroong limitasyon. Pero kung kasama mo ang Holy Spirit ng Panginoon, tatayo ka, titindig ka, para dalhin ang magandang revelasyon na galing sa langit. Walang iba ang salita ng Panginoon. Amen ho ba? Kaya nakakabuhay ho ng kaluluwa at espiritu. Kailangan ho natin manindigan na katulad po ni Jeremiah. Ang pagkatawag kay Jeremiah. Maraming pagsubok ang sinuong ni Jeremiah. Anindigan po siya ang salita ng Diyos. Ganon din po dapat tayo. At sinabi po dito sa John 15:16, pwede ba natin basahin ang John 15:16? Yung pong pinili. Pinili ka ng Diyos. Sabi po sa John 15:16, anong nakalagay? Yan. Basahin nga ho natin mga kapatid. 1, 2, 3. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili. Amen. Ang pumili po sa atin hindi tao, kundi ang Holy Spirit, walang iba ang Panginoong Jesucristo na nag-iwan ang Espiritu niya dito sa lupa. Mismo ang salita ho ng Diyos, ang sabi niya, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Sabi niya ganun, kayo upang kayo'y magbunga, manatili ang inyong bunga, ang anuman hingin ninyo sa Ama. Sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Yung dulo po, pagmamahal. Ang mga Kristiyano po, punong-puno ho yan ang pag-ibig at pagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano. Amen po ba? Kaya ho tayo tinawag ng Panginoon. Dati ho wala naman tayong pag-ibig sa kapwa. Ngayon nagkaroon ho tayong pag-ibig dahil ang pag-ibig ho ng Diyos ay ibinigay sa atin upang tayo maging kaibig-ibig sa ating kapwa at tayo po ay isang specialist tawag nito anong tawag to ibang anong noon special sa paningin ng Panginoon. Hindi ho tayo pangkaraniwang tao. Ito pong sinabi ng Panginoon na hindi kayo ang pumili. Kung ang Diyos po ang pumili sa atin, sabing ganun, ano ho bang ating pangangailangan? Ang Diyos ho ang siyang tumutugon sa ating pangangailangan. Kasi siya ho ang pumili sa atin. Wala na ho tayong dapat ipag-alala sapagkat ang Diyos ang pumili sa atin, hindi tao. Kaya po, pag pinili ka ng Diyos, sabing ganun, ano man ang kailangan mo, humingi ka sa Diyos at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Siya ang tatay natin sa Espiritu.
Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Biruin mo, pinili ka. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Malinaw po ang sabi. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko at pinili ko upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anuman hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ito sa inyo. Ang pagkapili ho sa atin, hindi ho ito aksidente, kundi ito ho'y talagang buong-buo ang pagkapili sa atin katulad kay Jeremiah na tinawag siya ng Panginoon sa loob pala ng tiyan ng ating nanay na buo na ho ang plano ng magandang plano ng Panginoon. Jeremiah 29:11, ako lamang nakakaalam na mapanukalang hinanda ko para sa ikabubuti ninyo para kadulutan ng magandang pag-asa. Ang sabi ho sa John 15:7, kung nanatili kayo sa akin, nanatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, ibibigay iyon sa inyo. Ang sarap po, ang dami pong mga pangako ng Diyos sa Biblia na atin pong pwedeng panghawakan. At ito pong mga salitang ito, hindi po ito salita ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos. Mga kapatid, kung nanonood kayo ngayon sa online, kayo ay tinawag ng Diyos upang gamitin. Kayo ay tinawag ng Diyos at pinili upang gamitin sa inyong sambahayan. Sabi po sa Gawa 16:31, pakiano nga pong Gawa 16:31. Babasahin lang ho natin yung Gawa 16:31. Sabi po sa Gawa 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong buong sambahayan. Amen ho ba? Isa lang na tinawag ng Panginoon doon sa pamilya mo na magpatuloy ka. Kapatid God, anong bigat ng pagsubok na naranasan mo? Isa ka lang nasa loob ng pamilya, ililigtas yung pamilya mo dahil sa isang nagpatuloy sa Diyos. Na sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas mo, ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Ang mga mahal mo sa buhay, kasama yan, magkakaroon ng kaligtasan doon sa kaharian ng Panginoon. Ipanalangin po natin ng ating mga mahal sa buhay, ilapit po natin sa harapan ng Panginoon, sa kanyang paanan, ipagpriho natin. Sapagkat ang sabi sa Biblia sa John 10:10, naparito si Satanas para magnakaw, pumatay at manguwasak. Naparito ang Panginoong Hesus para tayo bigyan ng magandang buhay kasi siyang buhay, masaganang buhay at magandang buhay. Mga kapatid, huwag tayong manghinawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili. Kung ang Diyos ang pumili sa atin, madali tayong makahingi sa kanyang, sa ating ama. Dahil ang ama, ibinigay sa atin ang kaisa-isang anak. Ang sabi ho sa Romans 31 ba 32, sabi niya, ibinigay ko na ang aking anak sa inyo. Gaano pa kaya yung mga bagay na yan na hindi nyo matatagpuan? Amen po ba? Kung yung mga ibon sa parang binubuhay ko, ibon yun ha. Kayo pa kaya na mga tao na tinawag at pinili ko na hindi ko kayang buhayin? Mismo ang Diyos nagsabi niyan, hindi ho salita ng tao. Sapagkat sa Diyos po ay walang imposible. Sa Diyos po tayo magtiwala. Ang Diyos ho natin kailanman hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Marami pong mga karakter sa Biblia na dumanas po sila ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kahit po si Abraham, dumanas po ng matinding pagsubok si Abraham nung siya po'y magkaanak, matanda na. At ginamit po siya ng Panginoon para ang bansang ito'y, sabi niya, pagpalain. Nanggaling po ang lahi kay amang Abraham. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang lahi. Wala na po sila. Tayo na po ngayon ng mga anak ng Diyos narito sa mundong ito para ipamalita ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Lucas 4:18, sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me because He has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captive and recovery of sight to blind, to set free
the of grace. Sabi nga ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumaakin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kapatid, ngayon ang panahon na tayo ngayon ay patuloy niniligtas ng Panginoon ngayon at sa darating pa. Sapagkat si Kristo ay naparito para tayo katagpuin, abutin, iligtas ang ating mga buhay. Nirigalo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Pero hindi lahat anak ng Diyos, sabi ng Panginoon. Yun lang pong kumilala sa anak niya at yun lang pong sumunod sa salita ng Ama. Yung pagsunod po na ating pong nakikita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya yung pong ating buhay, hindi na ito atin. Pag sinugo tayo ng Diyos, tayo ho ay mayroong dapat na naririnig natin na tayo pag sinugo ng Panginoon, nagdala tayo ng magandang balita, ito po ay galing sa Diyos. Sapagkat sinabi ho dito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumaakin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Amen po ba? Tayo ho, saan ba tayo nakarinig? Ako ho, pinuntahan na ako ni Sister Ella sa palengke. Kasi noon, hindi ho ako nagpapasok kahit sinong tao doon sa loob ng aking tindahan. Noong time na yon na naghahanap po ako ng katarungan, natagpuan ko Sister Ella, bumibili noong panahon, nagtitinda ho siya ng mga print. Boy pa ho Sister Ella noon. Siya hong ginamit ng Panginoon at tinawag, pinatawag ko siya. At ang salita niya po sa akin, isa lang, sabi niya, mahal ka ng Diyos. Nung sabihin niyang mahal ako ng Diyos, mayroong kakaiba na pumasok sa buhay ko na hindi ko maunawa at maintindihan. Isa hong unang malamig pagkatapos mainit na mainit. Automatic ho, parang mayroong talagang may nangyari. May binago sa buhay ko. Nagkaroon ho ako ng pag-asa nung sabihin niyang, mahal ka ng Diyos. Yung mahal ka ng Diyos, salita ho ay buhay na makapangyarihan at mahal ho tayo ng Diyos. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, mapunta tayo sa kanyang kaharian. Palapakan ho natin ang Panginoon. To God be the glory. Sapagkat dito po sa mundong ito, ay pansamantala lang ang ating mga buhay. Para ho tayo mga estranghero na dumadaan lang tayo dito. Pagdating ng panahon, tayo ho ay lilipat sa langit. At doon ho ang ating tahanan na wala hong hirap. Hindi ka na magbabayad ng kuryente, hindi ka na magbabayad ng bahay, hindi ka na magbabayad ng tubig. At wala na ho doon, dapat ipag-alala. At pag ikaw nalipat, sabi nga, ang katawan mo ay pinalitan ng magandang katawan na hindi nabubulok. Napakagandang katawan ang ipapalit sa iyo ng Panginoon. Sapagat ang sabi nga ng nakakarami ho ay edad ka lang ng mga 30 years, kahit 100 ka na o 100, ang tawag nito 90-80. Ang katawan mo doon hindi tumatanda. Di ba ang sarap? Dito nagpapabiki-bilo ka pa. Pupunta ka pa sa parlo para magpaganda at magpakulay ng buhok. Natural lang kasi para gumanda. Kasi ako nagpupunta ng parlo rin. Kailangan ko yun eh. Nagpapalinis ng kamay, nagpapalinis ng kuko. Kung meron naman tayong budget, bakit tayo manghihinayang, mga kapatid? Kasi kailangan din natin, kung yung patay nga, pinapaganda eh. Tayo pa mga buhay? Di ba? Dapat ang mga buhay nagpapaganda. At bago ka humarap sa mga tao, dapat ang mukha mo maganda. Amen po ba? Nag-glory dahil nakikita ka ng mga tao, ibang-iba ka kaysa mga nasa mundo. Lagi kang naka-smile. At iba hong smile, nakaka-encourage ka. At sabi sa isang kabalag sa church? Ang aming pong church ay Church of the Living Faith. At inaanyayahan po namin kayo dito po ito sa Incarnation, Malabon. Likod lang ho kami ng barangay. Incarnation Subdivision. Baka gusto niyo ho mag-fellowship sa amin. Alam ko pong nanonood kayo ngayon sa online na ito. Hindi ko kayo ini-encourage. Ay, hindi ko kayo dinidiscard. Ini-encourage ko po kayo
na pag kayo pumasok dito, may kakaiba po na presensya ang maramdaman nyo. Amen o ba? Ang itinataas ho dito sa iglesyang ito, walang iba ang Panginoong Hesus. Hindi ho denominasyon, hindi ho tao, kundi salita ng Diyos na ating maririnig. Kung mayroon hong nanonood ngayon saan man sulok ng mundo, dito po kami sa Malabon, sa CLF Malabon. Kaya purihin po ang Panginoon. At tunay nga po na ang Diyos po natin kailanman hindi nagbabago. Ang Diyos po natin, Diyos noon ni Abraham, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac, at Diyos natin ngayon. Amen po. Sa Isaiah 8:9 po ang nakalagay, pag wala kang Diyos, mabubuwal ka. Totoo, sa panahon natin ngayon. Kung wala tayong Diyos, dadapa ka, pero habang ikay nakadapa, dahil may Diyos ka, itinatayo ka ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, ang mga Kristiyano, pataas ng pataas, hindi o pababa ng pababa. Ispagiting pababa daw. Ganon ho ang mga anak ng Diyos. Nagiging matatag, nagiging matibay dahil sa mga pinagdadaanan. Hindi ho tayo patras. Sapagkat pag umatras pa ho tayo, ang dami pong mga kalaban natin nag-iintay. Walang iba ang devil po na umaatake sa mga tao. Pero sabi nga ng Panginoon, narito ako at kayang-kaya nyo lagpasan yan sapagkat ako ang magiging kalaban nila. Mayroon ho tayo mga anghel na mandirigma na magtatanggol sa ating pamilya, sa isang naglilingkod sa Diyos sa loob ng pamilya, anuman ang kanyang sitwasyon sa buhay, kapatid. Kung marami ka man binabayaran ngayon, manampalataya ka na si Jesus ay Diyos at hindi tao, tutulungan kanya para hanguin sa kalagayan mong iyan. Huwag kang mag-alala. Ang sino ang pong nanonood ngayon sa online, ang salita lang ho ng Diyos ang pwede natin panghawakan. Sapagkat anuman ang kahirapan na sinasabi ng mundo, hindi ho mahirap sa Diyos. Sapagkat mayroon kang katuwang na umaalalay sa iyo, tuturuan ka ng Holy Spirit, kaya tanggapin mo po ang banal na Espiritu Santo nang sa ganun mayroon kang katuwang sa iyong mga problema. At darating ang panahon, makakalaya ka sa problema mong iyan. Kung problema mo ang asawa mo, huwag kang manghinawang iluhod sa Diyos. Ituhod mo yan. Problema sa anak, problema sa mga kapatid. Kapatid, nasa Panginoon, tayo po ay mayroong pagkatawag sa Diyos. Huwag ho tayong gi-give up. Huwag ho tayong babalik sa dati nating buhay. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy kayo. Anuman inumpisahan ko sa buhay nyo, tatapusin ko mas maganda. Palapakan ho natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos na buhay. Totoo ang sinasabi ng Panginoon. Inumpisahan niya sa atin mas higit na maganda ang ating pong ang tatapusin niya sa atin. Huwag lang ho tayo manghinawa, mga kapatid. Huwag natin tingnan, huwag ho tayong tumingin sa ating mga kapwa. Ang tingnan ho natin yung ating sarili. Ang bantayan ho natin ang ating sarili. Ang bantayan ho natin yung ating mga bibig. Sabi nga po sa Kawikaan 18:21, nakasalalay ang salita sa ating mga labi. Kung anumang bigkasin natin mangyayari. Kaya po sa bibig nang gagaling ang pagpapala o sumpa. Tayo ho ang mga anak ng Diyos, hindi ho dapat lumalabas ng anuman mga salitang hindi nakakalugod sa Panginoon. Hallelujah. Dito po sa Episo 4 verse 11, ang sabi ho dito, Episo 4 verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaluob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propita, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya upang handa sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang makamtan natin isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang Panginoon po ay nagbigay po ng mga manggagawa sa iglesia.
Kaya purihin po ang Panginoon ang dami pong pastor sa iglesia ng CLF. Amen ho ba? Sino ang natutuwa? Mahalin po natin ang ating mga pastor. I love you so much, mga pastor. Pastora. Oo. Mga manggagawa sa iglesyang ito. Mahal na mahal kayo ng mga pastor. At dapat mahalin din ninyo ang mga pastor dahil regalo ng Diyos sa inyo yan. Purihin po ang Panginoon. Lalong-lalo yung mga pastor ang magaganda. Talaga pong nakakamiss. Ako po ay lilipat na po sa Batangas. Malapit na po. Namimiss ko po kayo. Matagal po akong kasama nyo. Hindi po basta ang ugat, nag-ugat dito. Dito po ako hinubog ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung bakit po ako nakatayo sa inyong harapan, sa biyaya ng Diyos, dito ako hinubog sa iglesyang ito. Na dati ho, pag ako ho minarinig, umaalma ho itong laman ko. Pero ngayon, dahil sabi ko, hindi na, pastora ako eh. Kaya magipag-away. Yung po tumatahimik yung laman ko. Sabi ko, ay sa pangalan ni Jesus, demonyo, umalis ka. Patahimikin ko ang laman ko. Umalis ka, sabi kong ganon. Yung talagang gusto mo na ang umalma. Sabi nga sa Bisaya, ay waray ini eh. Mga waray ini. Alam niyo ba yung salitang waray ini? Wala. Dahil ganon. Nakakatuwa ho, biruin mo saan ho ba ako nang galing? Isa hong bundok na aking pinanggalingan at pinaganda ho ako ng Panginoon. Bundok ho kami. Bumaba ho ako sa barangay. Pagdating ko sa barangay, nangarap ako pumunta ng Maynila para magnegosyo. Nangarap ho ako magkaroon ng katagumpayan. Ang narating ko po, tugatog ng tagumpay ng Malabon. Nagtinda ho ako ng damit. Ilang taon ako nasa palengke. Kaya ho kahit saan ako pumunta, nasabihin, ay si Aling ganito, ay si ganito. Lahat ho ng taon ako kinala sa akin sa palengke. Pag ako pumunta sa doon, makikilala ako. Kasi marami ho akong suki. Suki ng damit na pambata, pag matanda, pantalon ng panlalaki. Lahat po, mayroon ako pati estepe noong panahon na yun. Pinaganda ko po yung pwesto ko na dati ang aking pwesto po. Gusto ko lang na-share sa inyo. Isa hong papag lang yun. Noong naging papag na, ginawa ko pong salamin. Noong naging salamin na, ginawa ko pong tawag nito roll-on na tawag nito tinataas. Tumaas ho ng tumas, gumanda ang pwesto ko. Pero noong time ako'y nanaginip po, ang sabing gano'n na aking panaginip, nasunog po yung palingki, ay nagkatotoo talaga. Bago ko ako umalis, nasunog po yung palingkit na ibinta ko po yung tindahan ko. Kaya nabayaran po yung ibang aking mga ahinti noong panahon na yon. Ang hirap pong pinagdaanan ko bago po ako na born again. Hindi ko alam na dito pala ako gagamitin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng katapangan, hindi kaduwagan, sabi sa Biblia. Espiritu ng katapangan upang maghayag ng kanyang mabuting salita sa mga tao sa lugar kung saan ginagamit ako. Kayo din ganun, tinawag kayo ng Panginoon. Pinili kayo ng Diyos upang gamitin sa kanyang kaharian. Purihin po ang Panginoon. Hindi ho nag-aatubili ang mga anak ng Diyos na tumawag. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon. Hallelujah. Ito po ang salita ho ng Diyos, ang sabi ho sa Tesalonika. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumaranas kayo na napakaraming paghihirap. Gayon may taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwarang kayo mga kapatid sa Macedonia Akaya, sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang tumalaganap sa Macedonia. Sabi niyang ganun. Ang pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Ito po sila Pablo nung panahon na yun. Na talaga po ang ministry po ni Pablo, sino nakakaalam? Siya po ay evangelist. Saan ang galing si Pablo bago na born again? Siya po ay binulag. Sino nakakaalam, di ba? Binulag siya eh. Kasi si Pablo po nang taga-usig nung panahon na yun. Yung buhay niya talagang binago ng Diyos, doon niya naranasan. Kaya si Pablo po ay ginamit ng Panginoon doon sa kanyang mga kababayan.
pero ang daming pang pag-uusig sa kanya na kanya ring naranasan. At minsan, dumarating din yan sa buhay natin. Minsan sa pamilya. Minsan sa kabuhayan. Iba-iba ang strategy ng kaaway sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa anak. Kasama kita saan ka man naroon. Unang, si Salunika, ang sabi ng Panginoon dito. Nakatiklo po kasi ito. Pinili ta, sabi niya, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sabing ganun. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay, na sa kanyang muling pagparito, dahil dito, palalakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Amen po. Ang mga kapatid po sa Panginoon dapat nagtutulungan. Dapat nagdadalanginan. Nasaan ho yung ating mga kapatiran? Ngayon, na meron na ho tayong physical na pananambahan, mga kapatid. Huwag niyo pong kaligtaan. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan, dumalo sa gawain ng Panginoon. Ito po ang isang linggo. Binigyan ho tayo ng isang araw para tayo dumalo. Hindi nga ho isang araw eh. Ilang oras lang tayo dito eh. Mga kapatid, physical na ho tayo dito sa Church of the Living Faith. Bumalik na ho tayo para ho hindi ho tayo manatili sa lugar na kung saan, sa tahanan lamang. Binigyan ho tayo ng Diyos ng 7 araw. Ang isang araw, sabi na, kung ang Panginoon niya nagpahingay. Huwag ho tayo magpapahinga ng ganun. Kailangan ho natin pumunta sa iglesia para manambahan. Panambahan at upang magpalakasan din. Kailangan ho natin magpalakasan sa panahon natin ngayon. Tayo po ay hindi ho tayo hinahayaan ng Diyos. Hindi ho tayo pinabayaan. Sabi nga ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan, mga kapatid. Hindi ko kayo iiwanan, sabi ng Panginoong Isus. Sabi nga ho dito sa kanyang salita. Purihin ang Diyos. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Lord, there is no one like you. You are mighty and your name is great and powerful. Wala hong katulad ang Panginoon. Sabi niyang ganoon, wala nang ibang tulad mo, Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Amen po ba? Ito po ang dapat natin ipagmalaki sa Diyos. Dito po sa Jeremiah 9:24, kung may nais ipagmalaki, ang ipagmalaki niya, ang pagkakilala niya, pagkaunawa sa akin, sabi ng Panginoon. Yung pong sinasabi ng Diyos, wala ho tayong dapat nakatiting na ipagmalaki sa ating mga sarili. Dapat ang ipagmalaki ho natin ang Panginoon sa buhay natin. Palapakan ho natin ang Panginoon. To God be the glory. Sabi niya, kung may nais magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkakilala, pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at patuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang bagay nais ko. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Diyos na ho, nagsasalita. Marami ngayon na mga tumatakbo, ibuto niyo lang ako, pagagandahin ko ang mga lugar niyo. Madali hong magsalita. Madali hong mangako. Kailangan ho, ito hong darating na eleksyon. Kailangan humingi ho tayo ng wisdom sa Holy Spirit. Karunungan at katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. Bago tayo bumuto, lumudho muna tayo, i-guide tayo ng Panginoon. Kailangan ng ating bansa na isa hong mandirigma na hawak na itong ating bayan na mayroon hong espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Kahit matalino ang isang tao, kung wala hong espiritu ng Diyos, sabing ganun, nothing. Wala, sabing ganun. Kaya nga kung tayo ho ay mayroong salita ng Panginoon, isipin ho natin, marami mga Kristiyano, pero hindi magkaisa sa pagbuto. Kahit po sa loob ng bahay, minsan nagkakaisa, o ano ibubuto mo? Ito si ganito, si ganyan. Dapat nagkakaisa ho tayo, mga anak ng Diyos. Kailangan ho natin magpanalanginan. Dahil sa panahon po ngayon na ating pong dinanas itong bansang ito, ako ho naniniwala na ang bawat presidente na nilagay ng Panginoon, mayroong
tawag nito, galing basbas niya. Naniwala ho ba kayo? Ang Diyos ho ang naglagay, ang Diyos din ho ang magtatanggal doon. Kaya purihin po ang Panginoon na buhay. Dahil kung sa atin lang sarili, wala ho tayong magagawa. Pero kung kasama natin ang Panginoon, anuman nakaatang na mga tungkulin sa iyo, hindi ikaw ang mangunguna, kundi ang Espiritu Santo ng Diyos, ituturo sa iyo kung anong dapat mong gawin. Purihin po ang Panginoon na buhay. Siya po ang ating panghawakan. Kung tayo ho ay nasa Panginoon, ngayon mga kapatid, na ito pong panahon na ito, hindi pa natin alam kung magpapatuloy talaga yung magandang ating kakaharapin. Sapagkat wala hong nakakaalam. Subalit kung tayo nasa Panginoon, mayroon ho tayong katiyakan. Amen ho ba? Palapakan ho natin ang Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, Matthew 7 verse 7, humingi ka at ika'y bibigyan. Kumatok ka at ika'y bubuksan. Humanap ka at ika'y makakasugpo. Pinili ho tayo ng Diyos. Ngayon, dahil sinabi, pinili tayo ng Diyos, mayroon din siyang sinabi, humingi ka. Humingi ka. Ang Diyos ho mismo nagsalita nito, humingi ka, anak. Bibigyan kita. Ngayon, pinili na tayo ng Diyos. Mayroon na tayong assurance na talagang anak tayo ng Diyos. Dahil nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng ating buhay, nagkaroon ho ng pagbabago ang buhay. Ang sabi ho sa Corinto 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na, wala na yung dating buhay niya. Amen po ba? Tayo ho ay mga bagong nilalang na. At ang buhay natin tinubos ho ng Panginoon yan. Kay Satanas, naka-embargo na ho ang buhay natin. Subalit, ang ginawa ho ng Ama, ibinigay niya ang kayang kaisa-isang anak para tayo itubusin kay Satanas at iligtas at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa Romans 3:23, walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Romans 6:23, buhat, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Walang bayad ho ang pagtanggap natin kay Kristo. Regalo ho ito. Regalo ito ng Diyos. Kung tayo ho tumanggap ng regalo sa ating kapitbahay, sa birthday, di ba ho, tuwan-tuwa tayo, binubuksan natin yan? Ang Panginoong Hesus po, niregalo ho ng ating Ama sa langit. Kaya kailangan ho natin tanggapin bilang Panginoon at sarili natin tagpagligtas. Jesus is my Savior, is not religion. Religion is cannot save us, mga kapatid. Tunay pong totoo na anuman po ang ating relihiyon, hindi ho ito makapagliligtas, maliban si Jesus ang ating tagapagligtas. Sapagat hindi ho siya tao, nagkatawang tao, pero hindi ho tao na sinasabing tao, na sinasabi ng mga narinig natin. Siya po'y Diyos, nagpakababa. Siya po'y nagpakababa kahit siya'y Diyos, sabi sa Pilipos. Sabi nga po sa Pilipos 4:19, buhat sa kayamanan, hindi nauubos, ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kayamanan ho, tayo ho ay kayamanan ng Panginoon. Amen po ba? At ang Diyos din po ay kayamanan natin, mga kapatid. Kaya huwag ho tayong manghinawa, maglingkod sa Panginoon, mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga ate. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon Jesucristo na kung dumating ang mga kapagsubok na iyan, kailangan natin tumawag at manalangin na bigyan tayo ng Diyos ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, mga kapatid. Humingi tayo ng karunungan, lalong-lalo na sa mga nanay at tatay, nawa maging sentro kayo ng Panginoong Hesus sa puso nyo. Ang pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay sumain yung mga tahanan sa panahon ngayon. At magkaroon ng pagkakaisa po. Sapagat hindi po nalulugod ang Diyos sa mga kaguluhan. Nalulugod po ang Panginoon sa kapayapaan. Tayo ho yun, may dalang kapayapaan. Minsan po,
Hindi natin gusto mangyari, may mga pagsubok na dumarating. Sino ho dito may mga pagsubok? Ako lang kaya ata nakakamay. Mayroon. Mayroon tayong ano eh, tawag nito araw-araw na ating binabaka. Pero pag tayo ho nag-worry, lumuhod ho tayo sa Panginoon. At tayo'y humingi ng tulong sa Diyos sapagkat siya lang ang ating magiging katuwang din. Ang Holy Spirit ang siyang gagabay at papatnubay sa atin at siyang magbibigay ng lakas upang tayo ay magtagumpay sa mga pagsubok na ating kakaharapin. Hindi ho naman natin gusto mga pagsubok eh. Sino may gusto? Wala eh. Ako ayaw ko. Ewan ko sa inyo kung gusto nyo. Ayaw. Pero wala tayong magawa. Kailangan harapin. At dinadaanan lang pala yan. Hinahakbangan. At kasi sabi nga ng Panginoon, Corinthians 10:13, sikan yata yun. Walang anumang pagsubok na ibinigay sa inyo na hindi nyo kaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas at kapangyarihan ko upang pagtagumpayan nyo yun. Amen ho ba? Kaya tingnan nyo mga anak ng Diyos, paganda ng paganda. Amen! Paganda ng paganda, payaman ng payaman, palakas ng palakas, pataas ng pataas, purihin po ang Panginoon. Totoo po kung anong binibigkas ng ating mga labi, nagkakatotoo. Pag ang Diyos natuwa sa iyo, dadalhin ka doon sa lupang punong-puno ng pangako, mga kapatid. Amen ho ba? Dito sa iglesyang ito, marami na ho nagtapos na mga kabataan. Purihin ang Panginoon. Sapagat ang iglesyang ito, buhay ang Diyos na sinasamba natin. Isa ho ako nakapagpatapos na isang nursing sa iglesyang ito. Sa panalangin na laging nagpipray. Na hindi ko alam makapagtatapos po ako. Hindi ko ito itinataas. Pinagmamapuri ko po ang Panginoon. Yung pong nakakatulong sa akin, yung aking bunso. Bagamat hindi ho ako nanghihingi sa kanya, kusa hong nagbibigay. Ayaw ko magreklamo, anak, wala akong budget. Wala ho. Sa Diyos ako humihingi. Sabi ko, Lord, ang sabi mo, humingi kami at kayo magbibigay. Kumatok kami sa pintuan mo at bubuksan mo at humanap kami, makakasumpong kami. Lord, huwag mong pagkulangin yung aking wallet. Malapit na maubos. Sabay ganun. Alam mo, ilang araw lang, ilang oras. Minsan hindi yung anak ko ginagamit. Iba ang ginagamit. Habi ko, purihin ka. Ayaw ko magsabi, anak, wala akong ganito. Ayaw ko ng ganun kahit sa mga anak ko, hindi ko ako palahingi. Ayaw ko kasi may Diyos ako eh. Ako po may mga kapatid sa ibang bansa. Nung po ako inabyuda, hindi ho ako humihingi. Hindi ko sinasabing kalagayan ko. Sa Diyos ko sinasabi. Panginoon, kailangan kita. Kailangan kong ganito, kailangan kong ganun. Turuan mo ako kung ano dapat. Kaya ang iyong pastora, kung ano-anong binibinta nung panahon na yun. Hanggang ngayon din naman, kaya lang naglaydo na po. Kasi sobra na hong yaman. Hindi ho, nagpagamit na ho ako sa Panginoon. Talagang sabi ko, Lord, ito na nga sa iyo na Panginoon. Masarap po ang sumunod sa Diyos. Amen ho ba? Masarap ang maglingkod sa Diyos sapagkat sabi nga, tayo employer ng Panginoon. Siya po ang magbabalik ng lahat ng pangangailangan mo. Huwag mong isipin na wala naman akong sahod dyan. No, hindi. Ang Diyos po ang magsusupply sa iyo. Naranasan namin ni Pastora Baby, purot pa rito kami sa Batangas, Talahiba nung panahon na yun. Dumaan ho kami, si brother ni naranasan niya na nakasakay ho kami, madali, gabi na eh. Nakasakay ho namin, naghihingalo yung tao. Galit na galit ho yung mga nagdadala kasi mga nakabarik, mga lasing. Takot na takot ho ako noong panahon na yun. Kasi ang aking mga anak ko, analaan ako, Lord, huwag muna ngayon, sabi kong ganun. Kawawa yung mga anak ko. Si brother ni kasi, walang anak, sabi ko. Biro lang brother ni. Alam ko marami kang anak. Ang takot ko, nakasama ko si brother ni sa pagmimisyon. Si Pastora Bibi, bumabagyo ho, signal number 4. Nandun na ho sa sanganda. Sabi ko, Pastora, saglit lang. Ang lakas-lakas ho ng hangin. Ay, Pastora, hindi. Nandito ako sa sangandaan. Nandun ako sa bayan. Kaya pag uwi ko ng bahay, bihis. Doon ako kayo magkikita sa monumento. Tingnan nyo po. Nakakatuwa. Iyan ho mga pastor na yan. Dinala ho namin dito para mag-aaral. Wala hong, may bayad pala yung pag-aaral. Yung hong nangako. Kasi, wala pa.
purihin ang Diyos kasi may ginamit ng Panginoon para sila makapag-aral. Noong time na yung mga bata pa yan, palibasa nga, may taong ginamit na talagang nagtyaga din sa kanila na magturo. Kami yung dalawa ni Pastora Bibi noon, hindi ho namin inintindi na yung hirap. Ang iniisip namin noon, magbubunga po sila. Nagbunga po ba? Nagbunga. Si Dio ay isa na hong teacher. Si Pastor Mig, isa na hong nag-aanong bakery. Nakapag-asawa si Pastor Dio yata ng teacher din. Nakakatuwa, nung pong ano sabi niya, Pastora, punta kayo dito sa kasal ko. Eh, di ho pwedeng tumawid kasi bawal eh. Sabi hong ganun. Nakakatuwa ho yung mga kabataan. Si Dio noon 16 years lang. Ngayon ho, hindi ko alam kung ilang taon na. Mahiyain ho itong batang ito. Akala niyo hindi magsasalita doon sa marami. Ngayon po, isa na siyang pastor at nagsasalita. Nakakatuwa po na mayroon pong mga kapatiran na nagbigay po ng oras at panahon sa kanila. Kasama na, nung panahon na sila pastora. Pero kami si Pastora Bibita, nagtuloy-tuloy ho kami noon. Nagbunga ho. Kaya ho tayo, huwag tayo magginawa na magtanim. Dahil ang ating itatanim ay buto. Ang buto ho ay salita ng Diyos. At yan uusbong. At gagamitin ng Panginoon yung mga taong iyon na ating tinamnan. Palapakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po natin, ipagkatiwala mga kapatid ang ating buhay. Huwag sa mga bagay. Sabi nga po sa Jeremiah 17 verse 5, sabi niya, sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinuman tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa desierto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tubig. Tumubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya, katulad niya isang punong kahoy na katanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat nanatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan, wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Amen po. Yung daw taong hindi nagtitiwala sa kanyang kapwa, ito yung bunga. Kasi po bakit? Sa Diyos tayo nagtitiwala eh. Amen ho ba? Sa Diyos tayo sumusunod. Nakita niyo po, sa Diyos tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Sa sili po, marami pong sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Sumusunod ho tayo sa salita ng Diyos. Yun po. Kaya po, sabi ng Panginoon, daw po tayo magtiwala sa kapwa natin. Kahit po kami mga pastor nagbabasa sa inyo ng salita ng Diyos, huwag po tayo nakadepende sa pastor. Dapat po may sarili tayong Biblia na hawak din natin. Na pagdating po natin ng bahay, magbabasa din po tayo. Amen po ba? Sapagat ang pastor po, may limitasyon, may tao din yan. Hindi katulad na may sarili tayong Biblia, pagdating natin ng bahay, nagbabasa po tayo. Nangungusap po ang Diyos sa atin sa pamagitan po ng Biblia. Nangungusap po ba ang Diyos sa atin? Amen! Sa pamagitan po ng pagbabasa natin ng Bible, nangungusap po ang Holy Spirit sa atin. Sapagkat tayo po, hindi na po tayo lumalakad sa laman. Lumalakad po tayo sa Espiritu at katotohanan. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Kaya po, ang bawat isa sa atin, sabi nga po ng Panginoon, Kulusas 4, verse 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. At pahalagan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin yung laging maging kaaya-aya at pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Amen po. Kaya purihin po ang Diyos. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon sa hapong pong ito ang mensahe na sinasabi ng Panginoon, tinawag ka, pinili ng Diyos upang gamitin ka. Hindi ang tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin. Amen po ba? John 15:16. Ganon din po. Sa bawat isa sa atin, mga nanay,
Kung ano man ang inyong kalagayan ngayon, tandaan natin, kaya kayong bigyan ng higit-higit na pag-asa ng Panginoon. Magtiwala kayo sa Kanya. Tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng buhay niyo sa loob ng pamilya na dapat mayroong isang Kristiyano na siyang tagapagpawagitan sa inyong pamilya upang ikaw makalapit sa Panginoon. At yung mga kasama mo sa bahay, susunod na yan, mananampalataya yan at makakilala sa Panginoon. Sa mga nanay, mahirap pong magpalaki ng mga anak. Amen ho ba? Sapagkat ang bawat anak po, sa apat na yan, iba-iba ho ang mga ugali. Amen po ba? Wala ho tayong magagawa. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng ating anak maliban na si Kristo po ang magbago niyan. Sa pamagitan mo, na iluluhod mo sa Panginoon, sa Kanya ka humingi ng tulong, sapagkat ang Diyos po ay kaya niyang baguhin ang bawat isa ng mga taong nilalapit mo sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Kailangan ho ng tao na sila po'y maborn again. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa John 3:3 po yun. Kailangan po, sabi ng Panginoon, kailangan maborn again ang isang tao. Sapagkat ang born again, hindi po ito relihiyon, kundi ito po'y relasyon kay Kristo. Kailangan po natin makipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Kristo lamang nakakalapit sa Ama, sa kaharian ng Diyos. Kailangan po may mamagitan sa atin patungo sa Kanyang Ama. Walang iba ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng ating buhay. Kaya sa oras na ito, purihin po ang Panginoon. Sino po ba ang napagpala ngayong hapon? Salamat sa mga salita ng Panginoon. Ito hindi po ito salita ni Pastora Ching, kundi ito'y salita ng Diyos na dinala, pinadala niya sa inyo ngayon nasa online na to. Kayo po'y mga nanay, tinawag ka ng Diyos. Kayo po'y mga tatay, tinawag kayo ng Diyos. Ang mga anak niyo, tinawag ng Diyos dyan. Pinili ng Diyos. Kailangan lang po, mayroon tayong isang pusong marubdob na manalangin sa Diyos. At ilapit po natin sa paanan ang ating mga anak sapagkat ang Diyos po natin ay nakikinig sa ating mga panalangin. Palapakan nga ho natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ito pong iglesia ng CLF, mayroon po itong magandang plano ang Panginoon. 2022 po, makikita ho natin ang blessing ng God. Ibubuhos ng Diyos ang pagpapalang ito sa mga anak niya na patuloy nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Mayroon pong magandang plano ang Panginoon. Mayroon pong nakalaan ang Diyos na ito pong mga anak ng Diyos nandito po na sumasamba. Totoo po, buhay ang Panginoon. Huwag ho tayong manghinawa, mga kapatid. Sapagkat, sabi nga po, kung ano itinanim, siya mong aanihin, sabi po, doon sa Galicia, sa 6:7. Kung nagtanim tayo ng maganda, ng salita, maganda rin po ang babalik sa atin. Amen po ba? Kung nagtanim tayo ng hindi maganda, hindi rin po maganda ang babalik. Kasi biblical ho sinabi ng Panginoon eh. Kaya salamat sa Diyos. Mga kapatid kong mananampalataya, magpatuloy ho tayo sa Panginoon. Sapagkat dito po sa mundong ito ay walang katiyakan. Pero sa langit po, sa Kristo ay mayroong katiyakan. Amen. Palapakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo nga po ay tumayo. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Mga kapatid kong nasa online, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Awitin nga ho natin, puso ko iyong sinisiya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, dakilang Ama. Purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan. Ikaw may-ari ng langit at lupa. Ikaw ang lahat nagbibigay ng buhay at lakas. Ikaw lahat, Panginoon. Walang sino man ipagmalaki sa bawat isa sa mga taong nandito sa mundong ito sapagkat makapangyarihan ka. Banal-banal kang Diyos, Panginoon. Ikaw mismo ang nagsabi, Panginoon. Hallelujah. Oh God, Lord, siyasatin mo ang aming mga puso sa oras na ito. Ikaw ang nakakasaliksik ng aming puso, Panginoon. Hallelujah.
alam. At ang lahat ng will, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. At ang lahat ng aking ginagawa sa iyo'y hindi hilingin. At ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako, at ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Sing again. Salamat. Hallelujah. Awitin po natin na mayroong pagsamba sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Ang buhay ko'y iyong alam. At ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo'y hindi hilingin. At ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. At ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon, ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Haleluya. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sapagkat tinawag mo kami at pinili upang kami ay gamitin. Salamat sa imbanal na Espiritu Santo na sinamahan kami ngayong hapong ito.
Salamat sa presensya mo, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy mo sinusustain ang lakas na mga anak mo, Panginoon. Salamat po sa proteksyon mo, Panginoon. Salamat sa katugunan, Panginoon, sa aming mga panalangin. Bagamat, Panginoon, minsan tumatagal, pero hindi mo kami pinababayaan. Ama, Ama namin Diyos na makapangyarihan, yakapin mo po ang bawat mga tagas-LF ng Malabon, Nabutas, Valenzuela, Batangas, Panginoon. Ang mga kasama namin na mga house church, Panginoon, ang mga taong natamna ng iyong mga salita sa mga D5. Ang mga taong nanonood ngayon sa online, Panginoon, katagpuin mo po sila, Ama. Ano man ang kanilang sitwasyon, Panginoon o Diyos, Ama, iunat mo ang iyong mga pangyarihang kamay sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa asawa at mga anak. Panginoon, huwag mo silang iiwanan. Patuloy kang magpakilala sa kanila na walang ibang tagapagligtas, ikaw, Panginoong Hesus. Iligtas mo po ang bawat pamilya. Iligtas mo po ang bawat, Panginoon, mananampalataya sa panahon ngayon. Iligtas mo rin ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo ang bayang ito na iyong pinili, na iyong hinirang. Panginoon, ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang pumili sa amin, Panginoon, upang kami ay gamitin. Gamitin mo po ang bawat isa na tinawag mo upang maging ilaw, maging asin, Panginoon. Huwag namin ikahiya ang iyong mga salita, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita, ito ang susi ng kaligtasan sa mga taong nais namin ilapit sa inyong paanan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito. Pagpalain mo po ang mga nasa tahanan, saan man dako sila naroroon, Panginoon. Pagalingin mo ang may karamdaman sa pangalan ni Jesus sa oras na ito. In Jesus' name we pray. By the blood of Jesus, by strength God, you are healed. Magaling na ang mga taong may karamdaman, Panginoon. Sa pagitan ng iyong mga latay, Panginoon. Kung financial man, Panginoon Lord, ikaw magsusupply sa kanila, Panginoong Jesus. Tulungan mo po ang bawat pamilya na magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Makilala ka, Panginoon Jesucristo, na ikaw ang kanilang tagapagligtas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, baguhin mo ang kanilang pamumuhay. Baguhin mo ang kanilang sitwasyon, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ng Ama, basbasan mo po ang bawat isa kasama ang Panginoon ang iyong anak, kasama ang Espiritu Santo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.